Nangyari nga na naman mga idol ang isang pangyayari na nangyari kay LeBron James at sa Lakers, dito naman kay Luka Doncic at sa Dallas Mavericks. Pero bago natin yan pag-usapan ay eto muna nga ang team ng Brooklyn Nets. Dahil mukhang nga hindi na nila pagsisisihan na onti lang ang kanilang nakuwang kapalit ni Kevin Durant mga idol sa trade nga nito sa team ng Phoenix Suns. Dahil ngayong araw mga idol sa panalo nga ng team ng Brooklyn against sa Hornets 102-86 ay parang ang nahanap na nila ang kanilang next star that they will build around. Ito kasing si Mikal Bridges ngayong araw ay talaga namang dinala ang kanyang team sa panalo, scoring 33 points, having 8 rebounds, 2 assists at 1 block. At very efficient din siya sa field mga idol, 57% sa field at 50% naman sa kanyang mga 3-pointers. At ito nga mga idol, ang 4th 30-point game ni Mikal Bridges bilang ang player ng team ng Brooklyn Nets. Noong unang mabalitaan natin ang package na ito nga ni KD para nga sa team ng Suns ay medyo underwhelming nga ito at naka-steal nga daw ang Phoenix Suns. Pero ngayon mga idol, after ng ilang games ay itong si Mikal Bridges is showing that he is a worthy na matrade nga para kay Kevin Durant. Dahil ang pagkakakilanlan natin dito nga kay Mikal mga idol nang nasa team siya ng Phoenix ay siya lamang ay isang 3-and-D guy. Tatayo sa corner, shoot ng 3-pointer and then didepensa on the other end. Pero mga idol, ngayong nabigyan nga siya ng kalayaan dito sa team ng Brooklyn Nets, ay ito mga idol, lumabas na ang kanyang tunay na potential. Dahil so far nga mga idol sa team ng Brooklyn Nets ay para nga siyang star in the making. He is making a name for himself nga ngayong season. Tumalon nga mga idol ang ganyang scoring averages. From 17 points per game nung nasa Suns pa siya to 25 points per game ngayong nasa team na siya ng Brooklyn in less minutes pa yan. Sa Suns, 36 minutes ang kanyang ina-average, ngayon sa team ng Brooklyn Nets ay 34 minutes lamang. So talaga namang for sure excited na mga Brooklyn fans kung ano talaga ang kalalabasan nito ni Mikal Bridges ngayong nasa team na siya ng Nets. Anyways mga idol, ngayon ay pag-usapan natin ang parang bagong rival sa NBA ngayon na Dallas Mavericks at pati na rin team ng Phoenix Suns. Nagarap nga kasi mga idol ang dalawang team na nagarap nga sa second round ng playoffs last season. And of course, Luka Doncic versus Devin Booker. At mga idol, nagkaroon nga sila ng altercation sa huli with just 3 seconds left in the game. Matapos niyang mamintes neto ni Luka Doncic ang possible game tying shot ay tinrashtok nga siya neto ni... At ayun, nag-umpisa na nga silang magsagutan, mag-away, magharapan mga idol. At pagkatapos nga niya nang ma-interview na ang dalawang player ay ito nga ang sinabi ni Devin Booker. Gusto nga daw ng NBA fans, NBA media na huwag nga daw masyadong friendly ang mga NBA players. At binigay lang daw ni Devin Booker ang kanilang kagustuhan. Nag-away sila ni Luka Doncic ng trash talk mga idol. Diba't ayaw nga daw natin na mga friendly ang mga NBA players dahil parang walang competitiveness. At ngayon nga mga idol, yan daw ang ginawa ni Devin Booker. Yan ang kanyang daylan. At ito namang si Luka Doncic nang matanong mga idol, sinabi niya, it's a competitive game. Okay lang daw yon, it's so good. Next time nga daw, banggit niya kay Devin Booker, just don't wait until there's 3 seconds left to talk. Huwag kang araw maghintay mga idol kung kailan siguradong panalo na kayo, doon ka lang magta-trash talk. Yan nga mga idol, ang pagbabanta na rin neto ni Luka kay Booker. Pero dito nga mga idol ay another controversy dahil kung matandaan nyo, sinabi nga ng NBA referees noong nakaraang buwan na they will have sleepless nights nang dahil nga sa ginawa nila dito kay LeBron James at sa Lakers matapos nga nang hindi nila tawagan ng very very super super obvious foul call na ito mga idol. Pero mga idol, na ulit nga na naman itong kanilang sinabi na nilang pinagsisisihan nila. At again, harap-harapan pa mga idol, nasa tabi na ng referee, kitang-kita niya na mga idol pero nilunok nga ang kanyang pito. Hindi tumawag mga idol at kitang-kita naman sa reaksyon ni Luka Doncic na hindi siya masaya. Parang medyo mini version ang naging reaksyon ni LeBron James nung sa Celtics dahil sa second half pa rin lang naman ito mga idol. Pero ang naging ending nga ng laban mga idol ay very close game 130-126.
Kaya naman sabi ng mga Mavs fans na yung hindi nga daw pagtawag na yon ng referee na ito na nasa harapan niya na, na naging foul neto nga ni Chris Paul kay Luka Doncic nang siya mag-attempt ng 3-pointer ay maaaring nga daw naka-influence ng naging resulta ng labang ito at the end. Anyways mga idol, ano bang opinion nyo dito sa ginawa na naman ng mga referee? Pasabi-sabi pa sila ng sleepless nights ay ulitin din naman pala